Ayan, good evening po. Pero wait lang, natataka ako. Masyado yatang makinis ang filter bato ng TikTok. First time ko mag-video dito sa TikTok gamit itong kanilang cam. Anyway, the only reason na mag-video ako, nag-video. The only reason, kasi gusto kong matulungan yung mga kapamilya natin or friends natin or kakilala natin. How are they going to overcome depression? At ano yung matutulong natin bilang kapamilya po na meron pong depression or anxiety? Kasi nowadays, marami ako nakikita, especially online, na this generation, talagang meron po silang health condition. Una po lahat, kailangan malaman po nila na they need help. At kung kailangan pong mag-seek ng professionals, para ma-treat po yung kanilang depression and anxiety. Pangalawa po, syempre, we have to talk to them in person, lalo na sa mga kapamilya natin. Kung nakikita natin na may ganun silang scenario ng depression and anxiety, kausapin po natin sila. I-explain din natin na hindi ito weakness, pero isa itong health condition. Pangalawa, syempre, kailangan i-express natin express natin yung willingness natin to help. Let's just show them na we support them. Kailangan willing tayong makinig kasi yun ang kailangan nila. We don't need to give advice actually. Baka kasi ba mamaya mag-isip pa sila ng iba sa mga advice natin. Lalo ma-feel nila ma-down sila. So, importante po yung kahit meron nakikinig po sa kanila. Pangatlo, kailangan din po natin magbigay ng positive reinforcement. Ipakita natin how they mean to you. So, importante na maramdaman po nila yun. Pang-apat, offer help by suggesting a specific task you're willing to do. So, kailangan kasama mo sila. At kailangan hindi rin yung mapipilitan sila or yung mahihirapan sila. Yung mga easy task lang po. Panglima, enough sleep. Kailangan po na makapag-rest po sila ng mabuti para hindi po sila masyadong nag-isip and make their life less stressful. At yung pang-anim, ito yung gustong-gusto ko. Yung take an active part in their faith. So, praying, getting closer to our Heavenly Father and Jesus Christ and sharing the gospel. Syempre, sasamahan natin to ng healthy lifestyle, proper eating, proper diet, proper exercise din syempre. At bilang kaibigan at kapamilya, syempre importante na mag-plan kayo together yung kaya niya lang na task and maramdaman niya na may kasama siya sa araw-araw. Kailangan na mapasensyoso ka dahil mahirap yung kalagayan niya. Hindi siya one-time event. Long event siya na kailangan subaybayan ng pamilya. At bilang kaibigan or bilang pamilya, kailangan lagi mo rin silang kinakamusta at pinaparamdam yung pagmamahal po sa kanila. So in this way, mas mararamdaman nila na hindi sila nag-iisa. Kasi yung anxiety and depression, feeling kasi ng isang tao na nag-iisa sila, hindi nila kaya yung mga bagay-bagay. Masyado silang nag-iisip. So, kailangan talaga na maging pasyensyoso tayo at kailangan tulungan natin sila. Kasi darating ang time na tayo naman yung nasa posisyon ng depression or anxiety. Overall, ako, in my personal experience, talagang sinenter ko yung buhay ko kay Heavenly Father, kay Jesus Christ. Nagkabasa ako ng gospel, nagka-pray ako, at I always trust Him that no matter what, I can overcome everything here in our life. So, ayun lang. I hope na meron tayong natuturang kahit konti lang.